Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang mister at ng kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay si Nathan. Gaya ng mga ipinapakita sa mga pelikula, akala ko pagkatapos ng kasal, happily ever after ng sunod. Hindi pala. Napakarami palang nangyayari kapag mag-asawa na ang dalawang tao. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Si Nathan. Good morning, Ma. Hmm? Ay, mabuti pa, ayusin mo na yung mga pinggan, Charmy. At na makapag-almusal na tayo. Tapos, tawagin mo na yung mga kapatid mo, pati ang papa mo. Okay. Ah, ako na po mag-aayos ng mesa. Charmy, tawagin mo na sila. Okay. Nathan. Bakit, Ma? Sabi ni Charmy, may nakuha na raw kayong house and lot? Ah, opo. May ibinenta yung kapatid ng katrabaho ko. Kinuha ko na po kasi mure. Eh, may ipon naman kami ni Charmy, kaya nagbigay na po kami ng down payment. Ibig bang sabihin, aalis na kayo rito sa bahay? Eh, kapag naayos na po namin yung bahay, may mga kailangan pa po kasing repair dun eh. Pagpapalagay din ako ng kisame at ipapaayos ko pa rin yung gate. Masaya sana ako naririto kayo sa bahay. Kasi may nakakasama ako at nakakatulong sa pag-aasikaso ng mga kapatid ni Charmy. Ah, Ma, pasensya na po. Eh, talaga lang pong gusto na namin bumukod ni Charmy para hindi na po kayo mahirapan. Eh, wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, malalayo na kayo rito sa bahay. Opo, medyo malayo nga po yun. Alam mo, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malayo sa aking mga anak. Kahit pa ba sabihin nating may asawa na ang panganay ko, pero iba pa rin yung magkakasama. Ay, ayokong lumipat siya sa bahay na yan. Ano? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo kung magpapatayo tayo ng bahay, mas gusto ko yung malapit dito sa amin. Yung binili mo sa kabilang probinsya pa yan. Eh, dalawang oras ng biyahe lang naman ang distansya nito dito sa bahay niyo. O, paano kapag may kailangan tayo? Paano kapag may problema o may emergency? Saan ako hihingi ng tulong kapag dyan tayo tumira? Buti ka nasa trabaho. Ako, paiiwan sa bahay. Ay, Charmy naman. Buti kapag naririto tayo, malapit lang si Mama. Eh, puro ka naman kasi Mama eh. May asawa ka na. 30 anos na tayo pareho. Hindi pwedeng asa pa rin tayo ng asa sa kanila. O, hindi naman tayo umaasa sa kanila. Ang gusto ko lang, mas malapit dito sa bahay. Umaasa tayo sa kanila, lalo na ikaw. Ano? Mula na ikasal tayo. Nasubukan mo man lang bang magluto. Ang Mama mo pa rin ang nagluluto para sa atin. Kapag naguhugis naman ang mga pinagkainan, ang mga kapatid mong gumagawa. Wala ka nang ginawa rito kundi humilata. Hoy! Apo! Oh. Nathan, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Sumusobra ka na. Totoo naman, ha? Isa pa, gustong-gusto mo rito sa inyo. Anyway, wala nga tayong privacy rito, eh. Charmy, mag-asawa na tayo. May asawa ka na. Hindi ka na college student na nagpapakargo pa sa mga magulang mo. Hindi mo pa yung naunawaan? Iwan. May asawa ka na. Kaya kailangan na natin bumukod sa pamilya mo. Huwag kang nagtatago ng nagtatago sa saya ng nanay mo. Pare, dapat kasi bago kayo nagpakasal, nag-usap muna kayo ni Charmy. Puchi, nag-usap na naman kami noon pa at payag naman siya na bumukod kami. Pero ngayon ko lang nadiskubre na gusto lang pala niyang bumukod pero doon lang dapat kami sa bakuran nila. Mahirap yan. Mahirap pa naman makisama sa biyanan. Eh, wala naman akong problema kay Mama. Mabait naman siya at maasikaso. Yun na lang, parang ayaw niya rin palayain ng tuluyan ng asawa ko. Gusto niya naroon sa bahay nila para raw may makatulong siya sa pag-aasikaso sa bahay. Uy, anong plano mo? Eh, plano ko magpakalasing.
Okay, dadamayan kita dyan, pare. Huwag, buti ka pa, walang problema. Bago pa kayo kinasal, may bahay na kayo, di ba? Oo. Ayaw kasi talaga namin makitira. Mahirap makisama, pare. Ngayon ko nang pagtanto na dapat pala talaga, inaalam muna natin ang buong pagkatao ng isang babae bago natin pakasalan. Sinasabi mo ba ang nagsisisi ka na si Charmy ang pinakasalan mo? Hindi naman, pero nagsisisi lang ako na hindi ko kagad nakitang may ganito pala siyang tendency. Sana noon pa na pag-usapan na namin ang tungkol dito. Kahit mag-usap ng masinsinan, hindi namin magawa. Kasi ang kwarto namin katabi ng kwarto ni na mama. Nung isang araw, nag-away kami. Buti na lang na malengke si mama. Walang ibang nakarinig ng pagtatalo namin. Mahirap talaga ang buhay may asawa, pare. Pero malalag pa sa inyo rin yan. Naglasing ka kagabi, tapos dito ka umuwi sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo. Sakit ho ng ulo ko. Aray. Bumango ka na dyan sa sofa at mag-almusal ka na. May pasok ka pa yata. Pa, nung napangasawa mo si mama, anong nasa isip mo? Kung hindi siya ang napangasawa ko, magsisisi ako buong buhay ko. Saan ka pa ba naman makakahanap ng babaeng marunong halos lahat ng bagay? Hanggang ngayon nga, kung asikasuhin ako, parang kahapon lang kami kinasal. Napakaswerte nyo kay mama. O bakit ikaw? Mapalag ka rin naman sa asawa mo. Alam nyo, pa, ngayong may asawa na ako, totoo pala na kapag may wedding ring na kayo pareho, kahit dumating ang panahon na hindi nyo na gusto ang isa't isa, hindi kayo pwedeng maghiwalay basta-basta. Bakit mo nasasabi yan? Gusto mo na bang hiwalayan si Charmy? Hindi umuwi dito sa bahay. Tapos ang bungad mo sa akin, pag-impake ng mga gamit. Kung gusto mong magsama pa tayo, sumama ka sa akin doon sa bahay natin. Nathan, hindi mo ba ako nauunawaan? Ako, nauunawaan mo ba ako? Bakit ang mauunawaan? Hindi ko nga gusto ang desisyon mo. Charmy, hindi gusto mo o gusto kong mahalaga rito, kundi kung ano ang tama. At paano mo nasasabing yung gusto mong tamang desisyon? Alam mo, tatlong taon tayong magkasintahan. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga kita kilala. Sana, kinilala muna kita bago kita pinakasalan. O, so ano? Nagsisisi ka dahil pinakasalan mo ako? Ha? Nathan! Charmy! Anong nangyayari? Mainis! Bakit ka sumisigaw? Eh, kasi masinikan eh! Nag-aaway na naman ba kayo tungkol sa bahay na binili niya? Kasi gusto niya, lumipat kami doon! Eh, kung ayaw mo, di huwag kang sumama sa kanya. Hindi rin naman makakatiis yun. Uuwi rin yun dito sa'yo. Nag-asawa ka? Tapos ayaw mo sumama sa asawa mo? Isa ka pa eh. Charm! Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Kahit na hindi ako sumang-ayon sa gusto niya? Eh bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ba ang masama sa gusto ni Nathan? Eh, gusto lang naman niya bumukod kayo, hindi ba? Eh, gano'n naman talaga eh. Kapag ang dalawang tao naging mag-asawa, hindi na sila dalawang tao, kundi iisa. Kung ano ang desisyon ng isa, yun din dapat ang desisyon ng isa. Tapatin mo nga ako, Charmy. Takot ka pa rin ba maging independent hanggang ngayon? Gusto mo pa rin ba nasa poder ka ng mga magulang mo? Eh, kasi iniisip ko... Charm! May asawa ka na. Isa pa, hindi mo obligasyon ng tumulong sa mama mo sa bahay kasi may sarili ka na rin pamilya. Eh, parang hindi ka naman talaga tumutulong sa bahay niyo eh.
Kilala kita. Gusto mo sa bahay nyo kasi andun ang mama mo. Siya ang gumagalaw. Charm, hindi ka na teenager. May asawa ka na. Yang pagmamatigas mo, baka isang araw magising ka. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nathan, sorry ha. Kasi, akala ko pagkatapos ng seremonya sa simbahan, babalik lang naman tayo sa dati. Iba na pala kapag mag-usawa na. Sammy, pinipilit kitang unawain. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Sana, maunawaan mo rin ako. Ngayon linggo, magpapaalam na tayo kay Mama. Sigurado ka? Oo. Charmy, alam kong bagong lahat sa atin, pero magkasama naman tayo. Kaya natin itong harapin. Nasa panibagong yugto na tayo ng ating buhay. Kailangan natin pagdaanan ito. Hindi tayo matututo kung patuloy tayong magtatago sa likod ng anino ng mga magulang natin. Oo. Naunawaan kita. Sorry. Mula ngayon, kung anong desisyon mo, yun ang susundin ko. Nagpapasalamat ako na ayos namin ni Charmy ang usot sa aming pagsasama bago pa man humantong sa hiwalayan ang lahat. Madalas, ayaw natin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin kasi kailangan nating mag-adjust at mahirap gawin yun. Mahirap gawin ang hindi mo nakasanayan. Gayunpaman, ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Ika nga, we need to learn how to bend or else we will break. Ako po si Nathan at ito ang aking buhay. Hindi madali ang buhay, pero ang mga taong marunong sumabay sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw ay iyong mga taong natututo at nagiging wise na mga individual. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jeneline Villacruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Reynald Landicho, at Phil Cruz sa papel na Nathan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Bumoy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labarum. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.